Hello guys, welcome sa ating channel. For this video, pag-usapan natin ang isang free-to-play and play-to-earn game. At the same time, meron din tayong play-to-earn drop ngayon na re-reviewin. So bago ang lahat guys, gusto ko muna paliwanag sa inyo about dun sa NFT and then syempre yung invite-to-earn daw dito sa Wild Forest. So dito sa tatlong guhit, may kita nyo dyan sa social, is nandyan yung invite code, no? So mag-i-invite ka dyan, hindi lang basta invite yan guys na nag-sign up is meron ka na agad honor points. So nakalagay yan dito sa may airdrop. So pag binaba nyo dito, so totoo naman makakakuha ka talaga guys ng honor sa pag-invite ng friends or referral nga. So bago naman nyo makuha yung honor na plus 100 na yan, is kailangan yung friends nyo is ma-reach niya yung certain rating like 500 rating or more. Rating below 500 will not bring your honor. Okay? Dito rin sa referral, so ganun din, use the invite code and reach 500 rating for this achievement. You can enter the code in the first 24 hours after creating the account. So ngayon 2 days na lang, hindi na kayo makakahabol sa ganun guys. Kung palalaroin nyo yung mga na-invite nyo mga friends. Okay? So tayo 10 out of 26 lang yung achievement natin. And then punta tayo doon sa inventory, no? Kung magmi-mint kayo guys, dapat 8 PM. No? So, pero ngayon, is wala naman, no? So yung sinasabi nila every 8 PM. Pero 8 PM na guys, no? Sinakto ko talaga siya, is walang minting. Ewan ko lang kung hindi ko siya naabutan kasi 8:01 na ngayon guys. Pero talagang wala siya every 8 PM. Ayan. So walang minting ngayon na gaganap. Kahit sa skin, so wala siya. So anyway, correct me if I'm wrong na lang ulit kung mali ang sinabi natin about sa minting guys. Pero yung about sa invite is kailangan is 500 up or hindi dapat bababa syempre sa 500 ang inyong mga na-invite guys para makukuha kayo ng honor. So ang maganda pa ngayon guys is namimigay sila ng champion paladin. So wala naman tayo na ito sa units natin. So makuha nyo siya under ng inventory and then reward guys. Okay, so wala tayong, ayun meron pala tayong paladin, ayan. So pwede natin siyang lagyan ng skin guys. So makukuha nyo siya under ng inventory and then rewards, no? So dito nyo siya maikiklaim guys, no? Ayan yung skin natin. So champion paladin. So try natin guys, no? Sa inventory natin. So cards, ayan. So pwede natin lagyan ng skin yung ating paladin guys. Okay, info. Ayan, skins. You have no skin. Ah, kailangan pa natin mag-refresh pala, no? So, need natin mag-refresh. So, ito yung mga unit na ginagamit ko ngayon, guys. So, mahilig talaga ako sa knight. Kasi, mas malaki yung tulong siya lalo sa early game. Lalo na tong warrior na to, guys, no? Sa early game. Kung may skull nga kayo, mas maganda yun. Kasi, 3 lang naman yung mana nun. Unlike dito is 5 to. Okay, so, halos 2 na yung ilalagay mo, guys. Ito, ang ganda, oh. So, rare lang. Wala pa tayong epic, guys. No, naubos na yung Ronin nating libre is wala pa tayong epic. And then pagdating sa battle pass, ayan, level 91 lang tayo guys. And then hindi ako nakabili, so wala nagbenta sa atin ng maganda-gandang price ng Ron. Kaya hindi tayo nakabili ng battle pass. So anyway, okay lang naman yun guys, no? Okay, so ito yung merch pal. So isa tong play to airdrop dito sa ating Telegram guys. So bakit ko siya napiling reviewin ngayon guys? Kasi nga, Mirai Lab siya. Okay, alam naman natin yung Mirai Lab is meron niyang legit na game ngayon. Ito yung Pitopia at marami nakakapag-earn dyan guys. Okay, so hindi naman sinabi ko na porket Mirai Lab din siya is legit na rin itong play to airdrop na to. So yun ang re-review natin guys. Itong merge pulse na to. Impulse, a distribution, liquidity, provision, player airdrop, player rewards, partnership, and team. Ang roadmap daw nila is sa 2025 pa natin maaasahan yung maifa-farm natin ditong token guys. Okay? So yun yung merge pals. And then yung partner nga niya, ayan nga yung Pitopia, Capital War, Top Adventure, Cat Gold Miner, and Ton, and then syempre yung Mirai Labs natin. Okay? So dun pa lang, medyo 60% or 70% na legit na mag-airdrop siya ng token guys. And then maganda rin naman yung gameplay niya sa Telegram. Although napaka-basic lang kasi merging lang naman. So hindi naman siya yung typical na play to airdrop na magtatap ka lang and then makakakuha ka na ng points guys. So mas safe tong merging na lang. So meron pa ditong binibili kung gusto mo naman siya mag-auto kasi mahirap i-auto do guys or auto clicker kung merging nga naman siya. No, kasi medyo delicate tayo do sa mga top application na makakapag-earn tayo ng airdrop, no? Much better na lang na ganito yung airdrop na mga sasalihan niyo guys. Okay? Kasi bihira siyang maibot. Kasi kailangan nyo dyan mag-merge before kayo mag-earn ng points. Okay, syempre meron din namang invite dito
para makapag-earn kayo ng more merch token. Okay? Ito yung merch pile, guys. And then next na natin, syempre, yung bagong-bagong game ngayon, no? Ito yung Shardbound, Rule the Sky, play now for limited time. So kapag nag-pre-register kayo dito, guys, matik na yun na maida-download nyo na siya sa Epic Game. Okay, dito sa Epic Game, guys, kailangan nyo pumunta dito sa Early Access and then meron dyang pre-register. So once na nag-pre-register na kayo, automatic mapupunta yan sa library ng Epic Games nyo and then pwede nyo install itong Shardbound, okay? So yung gameplay niya is napakaganda. So mamaya papakita ko lang sa inyo yung pinaka-initial gameplay. So ngayon, tignan muna natin itong Shardbound. So the bot battle is won, claim your reward. So ito hindi natin na-claim kahapon to, guys. Okay, July 23. Ayan. So, community bot battle is live. So, pwede kayong makipag-battle kasi ngayon at makakuha ng mga free shards. Ayan, yung mga coins na pwede natin magamit in-game, guys. Okay? So, ayan yung shard bounce natin. So, punta tayo sa Epic Game and then ilunch natin yung mismong game. Ayan. So, bazooka, tango. So, mali nga ako. In-skip ko kasi yung tutorial, guys. So, hindi ko masyadong alam laruin. Kala ko basic lang siya. Pero, ang hirap pala niyang laruin, guys. So, card collection shop. So, dito pwede tayong bumili ng mga relics. Ayan. So, today recruits. So, nagkaroon tayo ng free cards. Pero mga mahihina to, guys. Up to lang yung kanilang attack. So, recruitment. Ayan. Standard single. So, 500. Guaranteed 1 epic plus every 50 recruits. Recruit at 68.75%. So, pwede tayong ano na ito, bumili pala, no? So, try natin, guys, mag-recruit. Ayan, transaction already in progress. So, ang nakuha natin is plain guard thief lang. So, yun lang, no? Pangit pala. Ito kanina yung free, oh. So, wala tayo tuloy, zero. So, chroma, ayan. Parang pinaka-currency pag magta-top up ka, guys. Old shards. So, wala pa yung withdrawal system nila kung sakaling magkapag-earn ka dito, guys. Wala pa ako nakikita. Ayan, wala pa siyang earnings talaga. So, leaderboard, malamang ito yung pagiging play to earn niya. Achievement, rewards, ayan, card box. Okay, statistic. Ayan. So, anyway, punta tayo sa gameplay lang niya muna. Nagre-reconnect tayo. Sa quest today, kunin na muna natin to, claim all. Ayan, o. So, may mga reward tayo. So, may premium pa pala. Parang pinaka-battle pass, 995. So, reconnect tayo. Ayan. Yung kanina, no? Kinuit natin kasi. Ayan. Talo na pala tayo, guys. No? Ayan. So, dito tayo. Lagay natin. Try natin pang manalo. Ang dami nating mana. Pero wala na rin to. Talo na to, guys. Parang Illuvium yung ano niya. Yung kanyang gameplay. Ayan, no? Enter tayo. So, parang hindi na nakakapag-enter. Ah, wala na nga. Disconnect na to. So, anyway, yun yung gameplay niya, guys, no? Yung graphics niya. Then, pag nag-summon ka ng card, talagang character yung lumalabas, no? So, yun yung maganda dito sa Shardbound. Kahit na card game lang siya. Okay? So, guys, so, hanggang dito lang muna. I hope nabigyan ko na naman kayo ng isang magandang update dito sa ating channel. So, again, guys, Gatsuki po. Maraming salamat. Peace out.